Grabe, natagak ang sakyanan. Tagak. Sama na. What's up mga bro? What is up? Nandito tayo ngayon sa Guba. Nandito lang to sa unahan ng Pitpus. Susubukan lang natin pumunta doon sa TCH ngayon. Today is already Saturday, so 2 days, second day after the typhoon Odette. Tingnan lang natin kung anong sitwasyon doon. Nakadaan na kami dito kanina from JY. Siraw kami dumaan. So binisita namin yung kapatid ko dito. So far okay naman sila. So this time titingnan natin kung makakadaan tayo papuntang TCH mismo. And titingnan natin anong itsura na doon, kung ano nang nangyari. Alright, so via Sirao tayo ngayon. Itong daan na to, diretso to from Pitos. So let's go. Samahan nyo ako ngayon and we'll see what is up. Etong banda lang dito kasi nadaanan na to namin kanina. Ayan. So yan sa makikita nyo sa mga bahay, although ganyan lang sila, pero intact yung mga ano nila, yung bubong yun. See? Ayan, mga maliliit na bahay. Punong-puno ng dahon mga bro. Ayan. Ito dati napakagandang view nito dito eh. Daming puno, madaming halaman. Ngayon, ibang-iba na. Ibang-iba nang itsura. Meron din dito mga bago pa lang na pinatayong mga bahay oh. Ito. Para tambayanan. So nawasak din mostly. Ayan. Sira. Ayan o. Bago pa lang itong natitatayo, itong mga bahay na to. Kitang kita mo na yung syudad dito. Daming tao dito kasi dito may signal. Ayan. Meron ding bahay dito na nakaharang sa daanan. So hindi pa pwedeng daanan talaga ng four wheels. Nadaanan namin kanina. Isang buong bubong. Ayan. At least dito medyo naayos na nila. Pero ayan, kailangan mo talagang yumuko dito. Ayan. Excuse me. Napakalaki. Talagang buong bubong. Then dito, papuntang Sirao na to mga bro. So pwede na itong daanan dito kung galing kayo ng ano, Pitos. Let's go! Gaspol! Yee! Yan na ang Sirao. Ayan. Grabe din yung damages nila. Mostly mga pananim, mga pine tree. Sira. Ayan. Yung backdrop din nila sirang-sira. Ang laki talaga ng damage dito pagdating sa ano, mga kuryente. Ayan no. I think baka abutin siguro ng isang linggo or mahigit pa siguro pa bago ma-restore yung kuryente talaga. Yun talaga yung main problem.
dahil pag na pag okay na yung kuryente, okay na lahat yung tubig, yung mga issues sa mga charging charging stations, pagpapa-charge ka ng mga cellphone. So far ngayon okay naman ang signal, although medyo merong mga parts sa Cebu na talagang wala pa, pero sa city proper meron na mga signal ng 4G. So ito yung Canada Drive natin. Dati punong-puno to dito ng mga puno at medyo may lilim, pero ngayon wala. So here we go mga bro. Dito na tayo sa TCH. Tingnan naman natin anong damage dito. So far maganda talaga, napakaganda ng ginawa ng mga tao dito. Ayan, ang linis na ng part na to dito. So sa mga LGU dito, kudos. So ditong banda medyo maganda-ganda na. At yung mga poste dito, ayan, intact pa naman. Ewan ko lang sa kabila. Alright, so let's go. Libuti natin ang TCH after Odette. Woohoo! Itong banda na to dito, hindi mo pa masyadong makikita yung damages kasi nga yan, natatabunan siya ng bukid. And I think nandito, dito talaga yung hangin na banda sa kanan. So ang masasabi ko lang, from JY going to Canada Drive, medyo marami yung mga damages doon at mga obstruction sa daan. But pagkalabas niyo na ng Canada Drive, eto yan, okay naman. Dito ang laki ng damage dito. Pero yun nga, eto open talaga to na space dito, yan. Siguradong malaki talaga yung damage doon. Eto dito, punong-puno to ng kahoy. Yan, makikita mo na talaga yung liko. Ayan, ang ganda pala ng view dito talaga. Ayan. So far naman sa mga poste dito, mangilan-ilan lang talaga yung natumba. Mostly intact pa yung mga poste dito. Compared sa SRP na halos tumba lahat yung mga poste. Simento pa naman yun ng mga poste. Dito, mostly intact pa naman siya. Oh, makikita nyo. So minimal lang ang dapat talagang ayusin dito pagdating sa mga lines ng electricity. Ayan. Nako, ano to dito? Ito ba yung... Ay, hindi. Akala ko yung 21 kilometers na. Ito, malaking pinsala dito. Nakakapanibago talaga sa ano, TCH, ganito ng itsura. Yan, ang beloved TCH natin mga brother. Ibang iba ng itsura niya. Yan, yung bukid na yan, oh. Ah, ito, nabali talaga tong yung ano, yung poste. And I think hindi dahil sa hangin nabali siya, dahil nadaganan ng mga puno. Ayan, dito kalbong kalbo mga bro. Ayan, punong puno to dito ng mga puno. Malaking pinsala ditong banda. Ayan, delikado dito itong mga kable. Ayan, pag may sasakyan kayo, four wheels, patay. Kagaya nito. Ito yung Big C. Ito yung Red Cliff. 21 kilometers, okay pa naman. Wow. Grabe yung ano, Red Cliff. Ang liwanag. Parang ibang lugar. Yun, no? Napakaliwanag na dito. And dito, merong poste dito nasira. Ayan. And dito, ang laki ng damage dito. Sa Red Cliff to mga brother. Ayan.
dito talagang nadaganan ng ano, ng mga puno yung ano, mga poste ng kuryente. Ito dito, marami din ang damage. Ayan. Nako, naglandslide. Mayroong malaking boulder ng bato doon, mga bro. Ayan. So, malapit na to dito sa may unplug. Dito rin, oh. Gumuho yung lupa. Ayan. Ang delikado dito, mga bro, is kung ano, kung merong kasamang ulan yung bagyo, at least hangin lang talaga. Kasi pag may kasamang ulan yun at saka ganoon kalakas yung hangin, napakadelikado talaga. Itong Cebu kasi nasa gitna ng dagat at bukid eh. Ito dito, grabe. Napakaliwalas na ng lugar ngayon. Yung mga lugar-lugar na, na natatabunan ng mga puno ay wala na, maliwanag na. So again, going back, kung meron talagang halong ulan at hangin, napakadelikado talaga ng Cebu, sasabi ko mga brother. Kasi dito nga lang sa Cebu, pag umuulan lang, diba? Umuulan lang siya, bumabaha na doon sa Siangco, doon sa Colon. How much more pag bumagyo at ganun kalakas yung hangin, di ba? And then kahit pa ulan-ulan lang, tingnan mo niyan, tingnan niyo naman yung manipis, di ba? Yung manipis lagi na lang doon gumuguho. So pag inulan 'yon with strong winds, I'm pretty sure marami pang ano mangyayari, God forbid. Yung mga bukid dito, bukid rin 'yan. Malaking possibility na meron talagang bibigay diyan sa lakas ng hangin at sa lakas ng ulan na pinaghalo. Dito may mga bali din na puno. Ayan. Ito kagagawa lang nito eh. Ayan. Actually hindi pa tapos. Pero buti nga at hindi masyadong na-damage eh, no? Meron ang kumakain dun. Nomad's Refuge. Maganda siya. Ang gusto lang nating tingnan ngayon eh yung talagang tambayan ng mga tao, Felix Berto at saka Baluarte. Tingnan natin doon. Eh malapit na mag 5 PM, I think 5 PM na ngayon eh. Bibilisan lang natin ng konti kasi wala pang ang ano kuryente, so baka abutan tayo ng dilim. Dito malaki din ang danyos. Ayan. Ayan oh, yun nasabi ko. Yung mga ganitong gumuguho na lupa, pag pinaghalo yung ano, malakas na hangin at saka ulan, hindi lang yan. Ito dito, bangkingan na to dito eh. Kaso yan o, grabe din yung guho ng tubig dito. Tingnan natin ang Charlie's Cup. Lakeview Charles Cup, parang okay naman kasi yan, merong bukid dito. Intact naman ang Charles Cup, solid. Aside sa canopy nila, walang masyadong damage kasi yan nga, dito merong bukid na to. Itong bukid na to, natatabunan sila ng bukid, nadideflect lang yung bukid yung hangin. Kitang-kita mo ng daan pag patutungo doon, no? Kitang-kita mo ng daan. Dati hindi mo makita yan. Dito na tayo sa Balamban, mga brother. Sira din ang puno na to. Yung malaking puno dito nasira. Welcome to Balamban. Ayan, nakalbo na. Dito. Ako, gumuho din, oh.
kumuha din yung lupa dito. Easy. Bangkingan na to dito ng mga tao din eh. Ayan, gumuho. Yung bakahan, ito yung famous na bakahan mga bro. Ganda pa rin ng view dito, ayan. Ang liwanag, ang aliwalas ng view dito. Kitang-kita mo na yung ano dun eh, Evo. Yung Evo parang sira na talaga. Evo Nature Park. Eto na yung TCH mga brads. Maganda pa rin yung mga pine tree dyan, no? Ayun, bumigay. Daming bumigay na pine tree. Yung bahay na yan, ano nga ba yung bahay na yan? Daming siraw. Yan talaga eh, nakaharap talaga yun sa bagyo. Yung bahay na yan. Nasa likod. Yun, kita mo na dun yung baluarte oh. Kita niyo yan mga bro. Grabe. Eto na siya ngayon. Ang lamig pa rin ng hangin. Florentinos. Etong cafe na to, Adventure Cafe. Ito na yung ano. Naku, yung farm dyan sira. Ito na yung paborito natin dito, Felix Berto, ayan. Sira din. Although okay naman yung tindahan nila. Okay pa naman yung mga tindahan dito. Pero ditong banda sa kabila yun sira. Sa right side okay, pero sa kabila, sa left, yun, masyadong maraming damage. Kitang-kita mo na dito. May bahay ba dito dati? Ayan, no? Kita mo na dito yung overlooking view. I think may bahay dito dati. Ayan, kaninong bahay ba yan? Hindi ko rin napansin yung bahay na yan, ngayon lang. Meron palang bahay dyan. Dito, toklap talaga, ayan. Tingnan natin ang baluarte mga brother. Antique house. Ito yung TCH mga bro. Ito na siya ngayon. Ayan. Ito siya. Ayan yung antique house. I think open naman sila. Magkakapit tayo doon saglit. Pero akit pa tayo dito ng konti. Ito, ano nga ba to dito? Ayan, bumigay. Bukid Cafe, ito okay ah, solid. Walang masyadong damage. Naku, pine tree, sayang. So dito lang tayo banda mga bro, ayan. Ayan yung mga damage dito sa Cebu ng bagyong Odette. So magkakapit tayo saglit.
and uuwi na. Napakaliwalas na dito, grabe. Naku, yung mga kapihan dito tsaka yung kainan ni nanay, oh, wala na. Naku, meron tayong soki dito na kainan din. Tingnan natin kung nandyan pa. Sira na rin siguro, ayun. Ah, masira talaga yan, no? I think doon na lang tayo sa kabila. Tatambay. Ayan o, kitang-kita mo na yung daan patungo doon. Doon, liko. Ah. Uwi na tayo mga bro, baka gabihin na tayo. So, dito lang tayo. Huminto. Ayan. Yan yung paborito kong kantunan. Tambayan ko rin dito. Sirang-sira din. Yan yung view niya. Yan yung itsura niya ngayon mga bro. Hindi na siguro ako tatambay sa ano, sa Felix Berto, didiretso na ako kasi baka gabihin tayo. Ito yung TCH mga brother. So far sa daan, masasabi ko mga bro, 90% siguro or 80 to 90% from Canada Drive papuntang Baluarte, eh, medyo mayroong mga sira. Yung marami talagang damage, eh, from JY to Canada Drive, mga 70% ata ng daan sira. Pero dito hindi masyadong masama naman. Alright, so yun lang mga brother, iniikot ko lang kayo, binigyan ko lang kayo ng tour kung ano nang itsura ng TCH ngayon. Ayan. So sana nagustuhan nyo itong video, and then if hindi pa kayo nakakapag-subscribe, Baluarte nga pala mga bro. Ayan. If hindi pa kayo nakakapag-subscribe, please click on like, subscribe, hit on that notification bell para updated kayo sa mga susunod na videos natin. And sa lahat ng mga nasalanta ng bagyo dito sa Cebu, mga pagsubok lang talaga to. Babawi din tayo. Babangon ulit ang Cebu mga bro. Hopefully soon. Alright, so hanggang dito na lang, and salamat sa pagsama sa akin, and I'll see you in my next vlog. Bye guys. Kita-kita mo yung daan. Ayan. Ayan yung kapatid lang.